ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na po tayong maupo. Maaari na po tayong umupo. Sa puntong ito, tayo ay dadako sa signing of the Memorandum of Agreement para sa pagpapalawak ng kadiwa ng Pangulo sa buong bansa. Tinatawagan natin ang mga kalihim o kinatawan ng Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Presidential Communications Office, at mga senior undersecretaries ng Department of Agriculture at Presidential Management Staff. Sa paglalagda ng Memorandum of Agreement, formal na ilulunsad ang pakikipagtulungan ng bawat ahensya sa mga lokal na pamahalaan patungo sa pagsasakatuparan ng mga kadiwa ng Pangulo Stores sa kanilang lokalidad. At sa puntong pong ito, maaari po ba nating imbitahin ang mahal po nating Pangulong President Ferdinand Marcos Jr. para ho sumama po sa paglagda ng Memorandum of Agreement. Ngayong araw na ito, 82 na probinsya at 16 na lokal na pamahalaan ng NCR or National Capital Region ang nakikilahok sa ating sabayang paglunsad ng programang ito. Ang pagtataguyod ng kadiwa ng Pangulo sa buong bansa ay isa sa mga paraan ng ating pamahalaan upang paigtingin ang produksyon ng agrikultura at maitaguyod ang food security sa bawat pamilyang Pilipino. Maaari po nating itaas ang napirmahan ng Memorandum of Agreement para sa ating photo ops. Maraming salamat po. Maaari na po tayo magsiupo. Magsibalik sa... At ngayon po, inaanyayahan po natin muli si Secretary Benjamin Abolos Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa ating DILG Secretary, Secretary Benher Abalos, sa iyong papakilala. Please take your seat. Kasama din natin ngayon ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Andito rin siyempre ang ating the father of the province, ang ama ng probinsya ng Pampanga, dito mahaba yung pangalan mo, Tito Boy, Governor Delta Pineda, at ang ating Vice Governor Nanay. Ang mga beneficiaries ng iba't ibang government assistance na ating ipinamimigay, ang ating mga kasamahan, mga kalihim na miyembro ng kabinete ng ating administrasyon, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, and all distinguished guests, magandang tanghali po sa inyo lahat.
We gather here to mark a significant event. It is the signing of the Memorandum of Agreement for the Kadiwa ng Pangulo with all LGUs. We institutionalize the establishment of the Kadiwa ng Pangulo now at the local level. Nagsimula kasi ito ay iniisa-isa namin, lalo na nag-umpisa kasi yung Kadiwa sa NCR. Kaya ang ginawa pa lang namin noon ay nakipag-MOU sa mga local government, sa bawat lungsod, bawat municipality, bawat bayan, hanggat dumami ng dumami at maraming nag-request na nagsasabi ko, pwede sana dito rin sa amin. Kaya yan ang aming ginawa at sinabi namin, imbis na isa-isahin pa natin, gawin na nating buong bansa. At hanapan natin ang paraan para mapaabot ang mga iba't ibang bilihin na nasa magandang presyo na kaya naman ng ating mga kababayan. Ito ay pinagsama-samaan, nakita niyo po ito. Nandito po ang 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabinet ministers na nandito, para dito. Ito yung aming tinatawag na whole of government approach. Dahil sa aming palagay, lalo na ngayon, medyo nagiging komplikado na ang mga sistema ng ekonomiya. Nagiging komplikado na ang sistema ng lipunan. Ay hindi kakayanin at kulang ang pag-responde kung iisang departamento lamang. Kaya't lahat ng pa sa aming palagay ay makakatulong na bigyan at tugunan, bigyan ng solusyon ang mga iba't ibang problema ay isinasama namin lahat ng iba't ibang departamento. Kaya nakita po ninyo sa harap ngayon ay pumirma ay ang ating mga cabinet secretary na silang lahat ay magtutulungan upang maging matagumpay itong ating programa ng Kadiwa. Ang programa ng Kadiwa ay napakasimple lamang at tayo ay ginagawa natin ay pinalalapit natin sa magsasaka ang palengke. Kaya walang yung mga middleman, yung mga added cost, ay binabawasan natin ang gusto yan. At sa ganyang paraan, ay maipagbili natin ng presyo na mababa. Kaya sa labas, nakita ko, 70 na lang ang asukal. Yun pa rin, yung ating hangarin na 20 pesos na bigas, wala pa tayo ron. Pero ginagawa natin ang lahat. Ngayon, para paramihin talaga ang Kadiwa, ang kailangan natin ay paramihin ang produksyon ng lahat ng mga agricultural commodities. Magsimula na tayo sa agricultural commodities dahil yun ay pangangailangan ng taong bayan upang mabuhay ang sarili nila at ang kanilang mga pamilya. Kaya yun ang aming pinatrabaho sa DA at with all the attached agencies na tumutulong nang palakihin, pagandahin ang produksyon natin ng bigas, ng mais, ng isda at mabigyan na ng solusyon itong problema natin sa ASF, ang problema natin sa avian flu, nagkakaroon na ng bakuna para sa mga baboy, para sa ASF, pinag-aaralan pa, hindi pa nag-roll out yung para sa mga manok, pero palagay ko mukhang may parating na. Kaya yan ang aming pinag-aaralan para hindi naman namimiligro, hindi nagiging problema ang supply ng pagkain dito sa atin. Kaya yan po ang prinsipyo sa likod ng Kadiwa program. Ang prinsipyo na lahat ng produkto na galing dito sa Pilipinas ay tutulungan natin, susuportahan natin yung mga mangingisda. Naglalagay tayo ng cold storage sa tabing dagat para naman ang taas masyado kasi ng spoilage ng ating isda. Hanggang 30%, hanggang 20% hanggang 30% nasisira lamang dahil walang cold storage. Naglalagay tayo ng cold storage para dyan. Binabantayan natin ng mabuti mga fishing grounds na i-develop natin para dumami ang isda. Ibabana natin ang presyo ng ilang produkto, ngunit kailangan na ngayon natin tuloy-tuloy na ipababa at paramihin ang production. Ngayon, kung meron tayong sobra, may export na natin.
Pero hindi basta-basta mag-export. Kailangan may package natin, kailangan competitive tayo kung mag-export tayo. Kaya kailangan pag-aralan din natin yun, yung mga packaging, yung mga marketing, kung paano makipag-usap sa malalaking buyer, yung mga malalaking supplier natin. Yun, nagkulang pa natin sa ngayon. Kaya yan ang aming patuloy na gagawin. Ito namang sa dito sa MOA na ito, talagang pinaghahatian ng local government at saka national government ito. Hindi kaya gawin ng national government na maikalat lahat ng ating gustong ipadala ng mga murong pagkain kung hindi ating kasama at kapartner ang local government. Kaya ito ay isa na namang magandang halimbawa para ipakita kung paano ay pagka nagtutulungan, hindi lamang ang national government, hindi lamang ang mga iba't ibang ahensya, departamento ng national government, kundi pati na rin ang mga local government, ay dyan natin makikita na medyo makakatulong at magiging matagumpay ang ating mga pinaplano, ang ating mga ginagawang programa. Yan po ang aming ginagawa sa ngayon at asahan po ninyo hanggat maaari ay paralakihin na natin ang produksyon, mananatili sa magandang presyo at kailangan natin ang tulong ng lahat ng ating mga kababayan dahil hindi po kaya ng mga ng government lamang, ng national government lamang, local government lamang. Kailangan kasama rin natin dyan mga negosyante. Kasama din natin bawat isang Pilipino na pare-pareho ang sinusundan na plano upang maramdaman naman natin na sumusulong at gumaganda ang ating ekonomiya. Kaya yan po ang magiging bunga nitong ating na witness na pagpirma ng MOU sa gitna ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang departamento ng gobyerno at ang ating mga LGU. At sana ipatuloy natin ang pagsasamang ito at pagtutulungan na ito sa para makita naman natin na makapagbigay tayo ng konting ginhawa sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang tanghali. Maraming salamat po, mahal ng Pangulo, for that empowering speech. Sa puntong ito, tayo ay mamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Upang samahan ang ating mahal na Pangulo, iniimbitahan din po natin si Governor Dennis Pineda at ang mga concerned secretaries. Ang Department of Labor and Employment sa ilalim ng TUPAD program ay mamamahagi ng tulong pinansyal sa 301 na benepisyaryo na tatanggap ng kabuuang halaga na 1.38 million pesos. Tinatawagan po namin ang ilan sa mga tatanggap ng tulong pinansyal: Elvira Godoyo, ng Government Internship Program, ang Department of Labor and Employment ay magbibigay ng 611,000 na halaga ng stipend para sa 140 na government interns na paunang tatanggapin ni Mr. John Michael Cruz. Magbibigay din ang dole ng 11 negosyo sa kariton or nego cart na nagkakahalaga ng 30,000 pesos bawat isa na paunang tatanggapin ni Rochelle Macunan. Magbibigay din ang Department of Labor and Employment ng 7 kabuhayan starter kits na nagkakahalaga ng 30,000 bawat isa na paunang tatanggapin ni Fatima Heroso. Susunod naman ay ibibigay ang cheque na nagkakahalaga ng 1 million pesos para tulong pangkabuhayan sa munisipyo ng San Simon, Pampanga at ito ay tatanggapin ni Mayor Abundio Punsalan Jr. Sa puntong ito, igagawad din ng Department of Labor and Employment
ang cheque na nagkakahalaga ng 1.2 million tulong pangkabuhayan sa munisipyo ng Minalin, Pampanga at ito ay tatanggapin ni Mayor Philip Sioho Naguwit at Vice Mayor Rondon Mercado, sir. Technical Education and Skills Development Authority or TESDA ay magbibigay ng Training Support Fund na nagkakahalaga ng 2,720 bawat isa o kabuuang 68,000 pesos para sa 25 Shielded Metal Arc Welding NC1 Scholars. Bilang kinatawan ng beneficiaries, tatanggap ng tulong si Joshua Cajepe. Mamamahagi din ang TESDA ng Training Support Fund para sa 18 Organic Agriculture Production NC2 Scholars na nakakahalaga ng 5,075 pesos bawat isa o kabuuang 91,350 pesos. Kabilang sa mga tatanggap ay si Edgar Barkin. Sa puntong ito, ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program ay mamamahagi ng tulong pinansyal na may kabuuang halaga na 1.5 million para sa 500 beneficiaryo na tatanggap ng 3,000 at family food packs upang tanggapin ang tulong pinansyal. Tinatawagan namin si Ma'am Eva David. Mamimigay din ang DSWD ng tulong na nagkakahalaga ng 180,000 pesos sa 12 na beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program. Tinatawagan po namin upang tumanggap ng kanilang tulong pinansyal si Susan Pelayo. Sa ilalim ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program, mamamahagi ang Department of Trade or DTI ng kabuuang 190,400 or 11,900 each sa 16 na beneficiaries na kinakatawan ni Judith Argarin. Samantala, ang Small Business Corporation sa ilalim ng DTI ay magpapakaloob ng micro multipurpose loans na nakakahalaga ng kabuuang 6.35 million pesos sa 7 borrower entrepreneur sa Pampanga. At upang tumanggap ng paunang cheque ay tinatawagan sina Raquel Macareg at Ara May Dairit. Mamahagi din ang Department of Agriculture ng tulong pinansyal sa ilalim ng Enhanced Kadiwa Financial Grant Assistance Program sa mga sumusunod na munisipyo ng Pampanga. Una, checking nagkakahalagang 6.8 million para sa Santa Ana Multipurpose Cooperative ng Santa Ana, Pampanga at tatanggapin ni Danilo Lansangan. Chekeng nagkakahalaga ng 4.2 million para sa Mandasig Farmers Incorporated. Chekeng nagkakahalaga ng 6.8 million para sa Santa Ana Multipurpose Cooperative ng Santa Ana, Pampanga at tatanggapin ito ni Danilo Lansangan. Chekeng nagkakahalaga ng 4.2 million para sa Mandasig Farmers Association ng Candaba, Pampanga at tatanggapin ni Percival Turla. Chekeng 2.2 million para sa Bizal, Santo Niño Rice and Livestock Farmers Association ng Candaba, Pampanga at tatanggapin ni Clara Ortega.
Bilang suporta sa programang Rice Sufficiency, ang Department of Agriculture ay magbibigay ng cheque na nagkakahalaga ng 134.20 milyon para sa probinsya ng Pampanga bilang counterpart sa pagpapatayo ng rice processing complex ng probinsya, at ito ay tatanggapin ni Governor Dennis Pineda. Sir? Congratulations sa lahat ng ating mga benepisyaryo. At maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyayahan natin ang ating Pangulo para sa isang photo opportunity. Inaanyayahan po natin ang ating mga provincial board members sa entablado.